Panoorin natin itong video clip. Grabe yung hamon na ginawa niya sa akin. Hi guys, ito yung second part ng video ko. Pero bago natin pag-usapan yung topic natin dito, panoorin niyo muna to. I'm sure alam niyo na kung sino to. Pabuhay ka, Andy Valdez. Ikinararangal ka ng lahat ng bayan mo. Ngayon ko lang nakita yung video na to. Pero dito sa video na to, grabe, umanga ako. As in sobra. Alam mo, hindi ko po kilala eh. Pero para sa'yo, ito ba siya? Panoorin natin itong video clip. Grabe yung hamon na ginawa niya sa akin. Idol, Francis Leo Magos. Francis Leo Magos, idol na idol kita. Bago sabihin ko sino ako, nasaan ako, labas muna tayo ng kotse ko. Idol Francis Leo Magos, nakikita mo? Yung lugar ko? Medyo kakaiba, di ba? Parang hindi Pilipinas. Ito nga pala yung kotse ko. Isasan lang ako rin yan para makabili tayo ng kaban ng bigas sa Pilipinas. Kailangan malaman ng taong bayan na merong isang mga katulad nyo na OFW dyan sa ibang bansa na ang puso nyo ay para sa ating mga kabayan. Ito po ay po-broadcast kita para malaman ng taong bayan na merong isang anti-Valdez na handang tumulong ha, magsanlapan ng kotse para lang matulungan yung ating mga kababayan Pilipino. Ha. Mabuhay ka, anti-Valdez. Ikinararangal ka ng lahat ng bayan mo. So guys, ganito lang yan. May mga nagtatanong kasi sa akin, ano daw ba ang feeling ko about kay idol Francis Leo Marcos? So, ngayon, for the first time, sasabihin ko na sa inyo yung pinakatalagang opinion ko. Ganito lang yan. Sa pagkakaalam ko po, isa lang ang tao sa buong Pilipinas o sa buong mundo ang may kinalaman sa Mayaman Challenge. Ang may pakanapo nito, ang nagpasimula po nito ay si Francis Leo Marcos or Norman Mangusin. Siya po yan. Kundi po dahil sa kanya, kundi ko napanood yung mga video niya, yung mga Facebook live niya, yung first Facebook live niya, second Facebook live niya, third Facebook live niya, that time, inaccept ko na yung challenge niya. Dahil nakita ko yung kabutihan sa puso niya. Siyempre, hindi ko siya kilala personally. Nakita ko lang siya sa Facebook. Nakita ko yung puso niya sa pagtulong at nakita ko yung mga pagtulong niya in the past, yung sa eye care, namimigay siya ng mga eyeglasses. Sabi ko, okay tong taong to ah. Kailangan sa buong mundo, lalo sa Pilipinas, ng tao minsan na mayroong kakalampag ng ganito. Siya yun. Kundi dahil sa kanya, hindi ko sana in-accept yung challenge niya. Kundi dahil sa kanya, wala akong in-accept. Walang mga co-sponsors na tumulong sa akin. Walang mga volunteers sa Pilipinas na tumulong sa amin. Walang mga OFW or mga Pilipino dyan sa Pilipinas na nag-accept ng challenge niya. At wala sana kaming natulungan. Na siguro libo-libong mga kababayan natin, mga Pilipino dyan sa Pilipinas na talagang sobra na nangangailangan ng pagtulong, ng tulong during this COVID-19. Ako po hindi mayaman. Medyo nakakangat lang ng konti ang buhay ko. Yung mga OFW kong mga sponsors, hindi rin po sila mayaman. Pero ang pagtulong po namin, galing po sa puso. Doon po nagkakaisa kami, katulad po ni Idol Francis Marcos. So, yun lang po masasabi ko. Kung hindi po dahil kay Idol Francis Leo Marcos na nagpasimula ng Mayaman Challenge, hindi po sana kami nakapagpamigay ulitin ko ng 340 relief goods packs hanggang ngayon. At patuloy po kami nagpapabigay pa. Papasalamat po ako sa Mayaman Challenge ni Sir Andy Valdez at sa mga kasama niya po ng mga sponsors. Thank you po sa relief goods sa pinamigay niyo po sa aming mga nasunod ng video. Sa video ngayon, pero idol, miskin ako kulong ka, sinasabi ko sa'yo, dahil sa'yo, sinimulan mo itong Mayaman Challenge, patuloy pa rin yung pagbibigay ko ng mga relief goods dyan sa mga kabayan at sa Pilipinas. Miskin ako kulong ka na, patuloy pa rin kami. Binibigay ko itong ginagawa namin sa puna mga kasama ko at mga volunteers ko, Pilipinas, para sa'yo. Dahil sa'yo, saludo kami sa pinakita mo during nagkakampanya ka sa Mayaman Challenge.